Magandang umaga muli sa inyo mga bata. Tayo ngayon ay nasa Module 4 ng ikatlong markahan. Ang paksa, paggawa ng nilimbag na logo, pag-stencil ng pangalan o stenciling name na may kakayahan sa pagkatuto na nasasabi ang katangian ng kaakit-akit na logo na may slogan tungkol sa kapaligiran at pag-stencil ng pangalan. Nakagagawa ng iba't ibang limbag na logo at pag-i-stencil ng pangalan ng maayos at pantay-pantay na limbag. Sa pagtatapos ng aralin na ito, kayo ay inaasahan na nakadidisenyo ng kaakit-akit na logo na may slogan tungkol sa kapaligiran at pag-i-stencil ng pangalan. Nakapagpaparami ng iba't ibang disenyo, kopya na para-parehong tatak sa pag-aayos at pantay-pantay na limbag at naipagmamalaki ang mga sariling gawang limbag. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating aralin ay magkakaroon muna tayo ng kasunduan sa art class. Una, pakinggan at basahin ang video ng maayos. Ikalawa, ihanda ang mga gamit sa art o sining. Ikatlo, sumunod sa panuto ni teacher. Ikaapat, sagutan ng maayos at malinis ang activity sheet. Ikalima, tapusin sa takdang oras ang gawaing pansining. Pero bago tayo mag-umpisa, ay magkakaroon muna tayo ng paunang pagsubok para masukat ang dati ninyong kaalaman at kung ano pa ang dapat ninyong matutunan sa aralin na ito. Muli, ihanda ang lapis at papel sa pagsubok na ito. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali para sagutan ito. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang mga tanong sa bawat item. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. Unang item. Ito ay isang tatak na karaniwang ginagamit sa pangkomersyong pagawaan, organisasyon at ng mga individual. A. Stenciling. B. Printing. C. Logo. Ikalawang item. Ito ay isang kasabihan o motto ng isang kumpanya na ginagamit upang makapaghatid ng mensahe sa publiko. A. Stencil. B. Logo. C. Slogan. Ikatlong item. Paano napaparami at nakokopya ang isang slogan? A. Pag-i-stencil. B. Paglilimbag. C. Marbling. Ikaapat na item. Upang mapahalagahan ang kamalayan pangkapaligiran sa paglilimbag ng logo, maaaring gamitin ang blank. A. Mga bagong gamit. B. Patapong bagay. C. Mga tela lamang. Ikalimang item. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng logo? A. Kaakit-akit. B. Pagkapare-pareho. C. Pagkapantay-pantay. Mga bata, bago tayo makapagsimula, ating balikan ang nakaraan. Naalala pa ba ninyo ang mga ito? Alam nyo ba kung ano ang tawag dito? Masdan ninyo ang larawan sa ibaba. Sa unang larawan, ano ang ginagamit natin sa paglilimbag na ito? Ang tawag dito ay fingerprinting. Ginagamit ang tatak ng daliri sa kamay para makagawa ng magandang disenyo. Sa pangalawang larawan naman, ang paglilimbag gamit ang disenyong ito ay maaaring gamitin ng paulit-ulit. Maaaring ilimbag ito sa bagay, kagamitan, o kaya sa damit. Ngayon ay nasa aralin na tayo. Makinig ng mabuti para maunawaan ang aralin sa araw na ito. Ang logo ay isang maliit na simbolo na nagre-represent o nagpapakilala sa isang bagay, tao, o grupo ng tao. Makagagawa tayo ng sariling logo para maipakilala ang ating sarili. Maaari ito ay geometric shape o simpleng hugis ng bulaklak, prutas o hayop. Sa pagkakaroon ng maraming logo, gumagamit ng printing process.
Maaaring gumamit ng patapong bagay tulad ng takip ng bote, pang-ipit sa papel o buhok, at marami pang iba-ibang kagamitan sa paglilimbag sa paggawa ng logo para sa kamalayang pangkapaligiran o environmental awareness. Narito ang halimbawa sa ibaba. Ang logo ay isang tatak na karaniwang ginagamit sa komersyong paggawaan, organisasyon, at ng mga individual upang makapagtaguyod ng pampublikong pagkilala o recognition. Masdan ang larawan sa ibaba. Ito ay isang uri ng paglilimbag na ipinapadaan o inililipat ang tinta, pintura o wax sa mga butas o hiwa sa cardboard o metal ng paulit-ulit. Ang tawag natin dito ay pag-stencil ng pangalan. Maaari tayong gumamit ng mga patapong bagay at gawing makabuluhan at malikhaing sining ang paglilimbag sa mga materyal o bagay tulad ng sheer, bag, damit at iba pa. Makakatulong ang paggamit ng kulay upang makabuo ng magandang o kaakit-akit na disenyo kapag pinagsalit-salit o repeated pattern, pinagsusunod-sunod ang tatak o stamp printing. Narito ang mga pamamaraan sa paggawa ng nilimbag na logo at pag-stencil ng pangalan. Mga kagamitan, long band paper, mga larawan ng logo, lumang kutsarang plastic, brush, esponha, plates, acrylic paint na pula at itim. Narito naman ang pamamaraan sa paggawa. Una, mag-isip ng disenyo na may kaugnayan sa kamalayang pangkapaligiran o environmental awareness. Ikalawa, maging maparaan, gumamit ng patapong bagay at gumawa ng logo na may kaugnayan sa kapaligiran. Ikatlo, ihanda ang mga kagamitan na gagamitin kabilang ang espongha na may pintura. Ipahid ang mga patapong bagay sa espongang may pintura. Ika-apat na item, pagkatapos ay ituon o ibakat ang mga bahaging kulay sa band paper upang makalikha ng nais na disenyo. Ikalimang item, tandaan ang paraan sa pag-uulit ng disenyo. Ika-anim na item, ulitin muli upang makalikha ng magandang disenyo. Narito naman ang pamamaraan sa paggawa ng pag-stencil ng pangalan o stenciling name. Mga kagamitan, Crayola, lapis, gunting, cardboard at papel. Una, umisip ng isang pangalan o salita, maaaring pangalan ng lungsod, bagay, lugar, pamana at iba pa. Isulat sa cardboard. Ikalawa, maingat na busutin ang mga titik na nag-iiwan ng butas sa cardboard. Ito ang magsisilbing stencil at lalagyan ng kulay. Ikatlo, humingi ng tulong kung kinakailangan at maingat sa paggamit ng gunting. Ikaapat, ilagay ang stencil sa ibabaw ng papel at kapalan ang paglagay ng crayola o pangkulay sa mga butas. Ikalima, maaaring ipagpalit ang ginawang stencil upang makagawa ng iba pang disenyo sa kaklase. Ngayon ay narito na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay 1. Panuto. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Unawain at basahin ng mabuti. Unang item, alin sa mga sumusunod ang ginagamit upang maipakita ang mga titik sa pag-i-stencil ng pangalan sa cardboard? A. Gunting. B. Kutsilyo. C. Ruler. Kalawang item, pagkatapos gupitin ang mga titik sa cardboard, ang mga butas na ito ang magiging stencil at lalagyan ng kulay. Ang pahayag na ito ay blank.
A. Mali. B. Hindi angkop. C. Tama. Ikatlong item. Ano ang naidudulot ng paggamit ng mga kulay sa pag-i-stencil? A. Nakalilikha ng collage. B. Nakagagawa ng mosaic. C. Nakabubuo ng magandang disenyo. Ika-apat na item. Upang mapahalagahan ang kamalayang pangkapaligiran sa paglilimbag ng logo, maaaring gamitin ang blank. A. Mga bagong gamit. B. Mga patapong bagay. C. Mga tela lamang. Ikalimang item. Paano napaparami ang kopya ng slogan? A. Pag-i-stencil. B. Pagmamarbling. C. Pagpipinta. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay 2. Panuto, ayusin sa pagkakasunod-sunod sa paggawa ng nilimbag na logo. Una, gamit ang kalahati ng patatas at ang lapis, iguhit ang nais na logo o simbolo. Ikalawa, lagyan ng dyaryo ang paggawaan. Hatiin ito ng pantay sa gitna. Ikatlo, itatak ito ng paulit-ulit para makabuo ng gustong disenyo. Ikaapat, kulayan ng pintura ang nilimbag na disenyo. Ikalima, gamit ang kutsilyo, hiwain ang patatas sa nais na disenyo. Ngayon ay nasa pagsasanay 3 na tayo. Panuto, isulat ang oo kung nagawa ang mga sumusunod na gawain at hindi kung di sumunod sa gawain. Gawin ito sa sagutang papel. Unang item, nakagawa ako ng mga disenyo gamit ang aking mga daliri sa paglilimbag. Ikalawang item, ginamitan ko ng iba-ibang kulay ang aking sining. Ikatlong item, ang likhang sining ay di karaniwan at makulay. Ikaapat na item, nakalikha ba ako ng perpektong tekstura gamit ang mga linya, hugis at kulay? Ikalimang item, napahalagahan ko ba ang aking ginawang sining at ang ginawa ng aking kamag-aral at nagbahagi ng kaisipan o ideya sa mga nabuong disenyo? Mga bata, kung tama ang sagot ninyo sa mga pagsasanay na ating ginagawa, ay nangangahulugan lamang ito na naintindihan ninyo ang ating aralin ngayon. Lubos akong nasisiyahan sa inyong gawa. Ngayon mga bata, batay sa inyong natutunan, ano ang maaaring gamitin upang makalikha ng makabuluhan at kaakit-akit na likhang sining? Tama, gumamit tayo ng mga patapong bagay. Ano-ano ang mga proseso sa paggawa ng disenyong stencil? Magaling! Gupitin ang mga titik na mag-iiwan ng mga butas sa cardboard. Ang butas ang nagsisilbing stencil at lalagyan ng kulay at ilalagay sa ibabaw ng bond paper. Saan naman gawa ang paglilimbag sa pag-i-stencil ng pangalan? Magaling! Mula sa ginupit na papel o plastic at ililimbag ng paulit-ulit sa papel o cardboard. Mga bata, paano mo maipapakita at maipagmaki ang ginawang logo at slogan? Magaling! Sa pamamagitan ng pagiging malikhain. At papaano maging malikhain at kaakit-akit ang nilikhang disenyo? Magaling! Gawing maayos ang pagkakasunod-sunod ng disenyo at gamitin sa makabuluhan. Ngayon, sagutan ninyo ang panapos na pagsusulit. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang mga tanong sa bawat item. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. Unang item, ito ay karaniwang ginagamit sa pangkomersyong paggawaan, organisasyon at mga individual bilang pagkilala. A. Logo. B. Printing. C. Stenciling. Ikalawang item, upang mapahalagahan ang kamalayang pangkapaligiran sa paglilimbag ng logo, maaaring gamitin ang blank. A. Mga bagong gamit. B. Mga patapong bagay. C.
si Mangal Tela Lama. Ikatlong item, paano napaparami at nakokopya ang isang slogan? A. Paglilimbag, B. Pag-i-stencil, C. Marbling. Ikaapat na item, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng logo? A. Kaakit-akit, B. Pagkapare-pareho, C. Pagkapantay-pantay. Ikalimang item, sa paggawa ng stencil, ginugupit ang mga titik sa cardboard. Ang mga butas na ito ang magiging stencil at lalagyan ng kulay. Ang pahayag na ito ay blank. A. Mali, B. Hindi angkop. Maraming salamat mga bata, hanggang sa susunod nating mga aralin.